magalak tayong lahat. Si Yesu Kristo'y nabuhay, nanalig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Magalak tayong lahat. Si Yesu Kristo'y nabuhay, nanalig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay Lunes sa 2nd linggo ng Pasko ng Pagkabuhay ng Panginoon. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga karamdaman at kahilingan, lalo na ang intensyon ni George Concepcion, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mong Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa amin kumukupkop upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yon, nang mapalaya na sina Pedro at Juan, sila'y nagpunta sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan. Nang marinig ito, sama-sama silang nanalangin sa Diyos, sinabi nila, "Kayo po ang lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat at ng lahat ng nasa mga ito.
Kayo po ang nagsalita sa pamamagitan na aming nunong si David, na inyong lingkod nang sabihin niya sa patnubay ng Espiritu Santo. Bakit galit na galit ang mga hintil at ang mga tao'y nagbabalak ng walang kabuluhan? Nahahandang lumaban ang mga hari sa lupa at nagtitipon ang mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang. Nagkatipon sa lungsod na ito si Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga hintil at ang mga buong Israel, laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus, ang iyong hinirang. Isinagawa nila ang lahat ng bagay na dapat mangyari na itinakda mo noon pa. At ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila kami. Tulungan mo ang iyong mga alipin na maipangaral ng buong tapang ang iyong salita. Iunat mo ang iyong kanang kamay upang magpagaling at loobin mo na sa pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga kababalaghan. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang pinagtitipunan nila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Bakit nagbabalak itong mga bansa na sila'y mag-alsa? Anong kabuluhan ang lahat ng itong binabalak nila? Mga hari nila ay naghihimagsik at nagkakaisa na ang Panginoon at ang kanyang hirang ay bakahin nila. Pagsikapan nating tayo ay lumaya sa pagkaalipin at ating iugupo ang pamahalang sumakop sa atin. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Sa trono ng langit, nagtawa ang puon ng ito'y sabihin. At sila'y kinutya sa kanilang balak na mahirap gawin. Sa galit ng Diyos, sila'y buong bagsik na pinangusapan. Sa tindi ng puot, iyong mga hari ay nahintakutan. At tungkol sa akin, sa kanyang sinabi, sa bundok kong mahal, sa tuktok ng Siyon, aking iniluklok ang aking ang haring marangal. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Ganito ang sabi ng lingkod ng puon na hari ng Siyon. Aking ihahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon, ako naman ito ang giloy mong ama sa habang panahon. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Ano mang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng ito. Tulad ng palayok, durugin mo sila sa mga kamay mo. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Tayong kay Kristo na buhay ay sa langit na kalaan, upang kay Kristo pumisan. Alleluia, 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 alleluia.
Alleluia, Alleluia. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. May isang Pariseo at pinuno ng mga Hudiyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi, siya'y nagsadya kay Jesus. Rabi, sabi niya, nalalaman po namin kayo'y isang gurong mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo malibang suma sa Kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano pong maipanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak muli? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan ang gagaling at kung saan naparoroon. Gayon din naman ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana at gayon din sa mga patuloy na nakakaisa natin via live streaming. Narinig na ninyo ang ating mga kapatid na tinatawag nilang sila ang mga kasapi ng born again. No? Ito yung mga kapatid din natin sa pananampalataya. Pero kung inyong tutuusin at ating babalikan, tayo ay mga born again lahat. At yun ang sinasabi ng mabuting balita ngayon. Ang sabi ni Jesus, kailangan mong ipanganak muli. Sinabi niya kay Nicodemo. Si Nicodemo ay isang pinakamarunong na mga saserdote nung unang panahon ni Jesus. Siya'y alagad din ni Jesus. At ang iniisip ni Nicodemo, paanong ipanganganak muli ay pagkamalaki na? Alam nga naman, pumasok nga uli sa sinapupunan ng ina. Hindi naman pwede iyon. Pero ang sinasabi ni Jesus na born again ay yung ating pagkapanganak dahil sa binyag. Sa binyag, tayo'y mga naging anak ng Diyos, kapatid ni Kristo, templo ng Espiritu Santo. Kaya tayo tinatawag na mga born again, muling ipinanganak. Iba ito sa pagkapanganak sa atin ng ating mga magulang. Ito yung pagkapanganak sa laman na sinasabi ng mabuting balita. Ang sinasabi ni Jesus, hanggat hindi ka ipinanganak muli, hindi ka pwedeng pagharian ng Diyos. So dapat ikay pabinyag. Dapat mapasa iyong Espiritu Santo. Pero alam niyo po bang araw-araw, dapat ikay pinanganak muli? Sa tuwirang pagninilay, ang sinasabi ni Jesus at ang tinatawag niyang born again araw-araw upang pagharian ka niya, ay di ikay maging mabait araw-araw. Yun ang pagiging born again araw-araw. Kapag araw-araw kang ipinanganak sa Espiritu, ibig sabihin, araw-araw kang nagpapakabait kahit pa kaukaunti. Meron yata dito sa ating mga matataray, huwag kayong mag-alala. Baka meron sa inyong mga members ng mga Marites chapter ng inyong barangay, huwag kayong mag-alala. Dahil ang inyong pagpunta dito ay patunay na gusto ninyong bumait kahit kaunti. At sana yun ang dahilan ng inyong pagpunta dito.
Huwag kayong pupunta dito para mamasyal lamang. Hindi po ito pasyalan. Ito'y dasalan. At pagpunta natin dito, dapat ay bumabait kahit kaunti. Nasa mali ka mang relasyon ngayon, may kasalanan ka man, nagkakamali ka man, masungit ka man, magagalitin ka, kaaway mo lahat, huwag kang mag-alala. Dahil lahat tayo, binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na muling isilang. At yun yung araw-araw na dapat nating ginagawa ng paraan. Hindi ho tayo mabait lagi. Baka iniisip ninyo, okay, mas mabait kesa sa inyo. Hindi. Maligalig si Father. Nagmumura din si Father. Nagagalit din si Father. Ay, anong mahalaga? Ay, di itong ginagawa natin. Yung kahit pakaukaunti, nagpipili tayong maging mabait. Dahil yon ang muling pagsilang. Kaya, kung dati-dati ikaw ay nagtataray ng 3 beses isang linggo, gawin mo lamang 2. Bawasan mo ng kaunti. Kung ikaw nakakaupo sa chismisan maghapon, gawin mo lamang kalahating araw. Sa mga ganong paraan, unti-unti tayong babait. Pero siyempre, lalaki pa natin ang dasal. Lalaki pa natin ang pagsasakripisyo. O baka iniisip ninyo, tulad ng lagi kong paalaala, pagkatapos ng misang ito, baka iniisip nyo kayo na ang pinakamabait. Hindi totoo yun. Pag-uwi nyo mamaya, magagalit na naman kayo. Bukas, maiinggit na naman kayo. Magsisinungaling na naman kayo sa isang araw. Pero ang mahalaga, mga minamahal, yung tayo ay magpumilit sa maliliit nating paraan. Maaring hindi ito napapansin ng marami, minsan nga hindi natin napapansin, pero sa maliliit na paraan, sikapin po nating maging mabait, maging mabuti, dahil yun ang tanging palatandaan na tayo'y laging isinisilang sa Espiritu. At yun ang hilingin natin sa banal na misang ito kay Jesus. Mamaya, siyang tatanggapin natin sa komunyon, kung saan siya lamang ang tanging tutulong sa atin para magpakabait, ibulong niyo po sa Kanya, Panginoon. Bigyan mo po ako ng isang mapagpakumbabang puso upang sa kabila ng lahat ng aking kahinaan at kasalanan, kahit kaunti, magpumilit po akong maging mabait sa pamamagitan ng aking pagsasakripisyo, sa pamamagitan ng aking pagtulong sa kapwa, at sa pamamagitan ng aking pagmamahal sa iyo na aking ipinakikita sa aking pagdadasal, sa aking pagsimba. Para sa maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa.
ang pagkabuhay ng iyong anak na loob mong aming ikatuwa ngayon, ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya, kaisa ng mga anghela nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa.
at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin. Sana kasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pag-alang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Kristo'y inihayin na Pamaskong maamungto ka. Magsalo tayo't masaya sa tinapay na pamista, bagong wakas. Alleluia. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging wakat kailanman. Si Kristo'y inihain na Pamaskong maamungto pa. Magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista, bago't wakas. Alleluia. Ang tagais-Rael, bayang na kanyang niya'y inihayag, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihayin na Pamaskong maamungto pa. Magsalo tayo't masaya sa tinapay na pamista, bago't wakas. Alleluia. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihayin na Pamaskong maamungto pa. Magsalo tayo't masaya sa tinapay na pamista, bago't wakas.
Alleluia. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo't lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pang magpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga-Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ilan lamang pong mga paalaala, una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ang atin pong extension ay kakailangan na nating ipagawa. Sa may magagandang loob na nagnanais maging kabahagi ng paggawaing ito, kayo po'y makipag-ugnayan sa pamisahan o sa opisina para po sa tulong na inyong donasyon ay pagkakaloob. Ikaapat, bahagi po ng ating ginawang pagbubukas ng ating osteria, yung ating kainan kapag Kalinggo, mahigpit pong ipinatutupad ang paalaalang Klego, Clean as You Go, upang mapanatili natin ang kalinisan dito sa ating pambansang Dambana. Gayun din naman, tayo po'y mayroong malalaking mga free parking dito sa loob ng ating pambansang Dambana. Kailangan nyo makita ang ating main entrance arc, nandito po yun sa banda dito, at sa loob nito may mga apat tayong malalaking mga free parking. Ito po'y para maging mas maayos at matulungan kayo ng pagbisita sa pambansang Dambana. Gayun din naman ngayong darating na Linggo ay 23 ng buwan, araw po ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Dahil ito'y Linggo at dahil inaasahan nating maraming tao, may mga adjustment po tayo sa ating schedule. Wala tayong misa ng alas 11, ito'y magiging alas 12. At walang misa ng alas 4 at alas 6 ng gabi, ito'y magiging alas 5 ng hapon. Ang ating mga healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis sa 9 ng umaga, pangungunahan ng ating mahal na Arsobispo Gilbert Garcera, at sa 5 ng hapon, pangungunahan naman ni Father Glenn Cantos. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahang makiisa. Inyo pong asahan na ang araw pong iyan ay napaka-traffic dahil Linggo at araw ng pagpapagaling. At panghuli, sa May 25, birthday ni Padre Pio, tayo po ay may sinasagawang car raffle program. Tulong natin para sa mga scholars si Padre Pio. Sa halagang 500 pesos, makabibili kayo ng ticket sa paligid mayroon, meron din sa pamisahan, at mananalo ng mga papremyo. Makakatulong ka na, mananalo ka pa. Kaya po, panoorin natin ito para sa ating mga scholars. Ng ating unti-unting pagpapakabait,
tulungan natin ang ating mga scholars. Tayo ay may 23 scholars na taon-taon nating pinag-aaral. Ang atin pong sunod na misa, alas 12 ng tanghali, inaasahan naming inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo. Isa sa gawa natin ang pagbabasbas ng mga religious articles, mga kapatid, halina't manalangin sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin, at para sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw, ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito, magtamo ng iyong awat biyaya, loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, para noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod sa Dambana at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na, humayo kayong mapayapa at sikaping magpakabuti sa ngalan ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos, na buhay na si Kristong ating hari at malulubos.